Hello guys, welcome back to my channel. So it's been a while. So this one's something new. Kasi nga, I'm gonna show you something that I don't usually do. And dahil 1 month tayong community quarantine here in Metro Manila, 1 month tayo mag-iisip ko anong gagawin. And since President Duterte, he advised na mag-ikot-ikot sa bahay, so I decided to, you know, mag-ikot-ikot dito sa kusina. For today's video, I'm going to show you how to cook tortang dulong. So, this is my first time to cook this. Nagtanong muna ako kay nanay kung ano mga dapat gawin, kung ano ang procedure, kung ano-ano yung mga ingredients. So, for today's recipe, we will be needing 4 cloves of garlic. Actually, dinagdagan ko na. Dinagdagan ko na yung garlic kasi mahilig ako sa garlic na hulog. Okay? We will also be needing onion. Actually, may mga nakita akong recipe ang gamit nila yung white onion. And that's kind of sweet. So, for this recipe, I'll be using that kasi gusto ko may konting spice. Okay? We will also be needing we will also be needing 2 eggs. Okay? So, if I want more, probably I could make it 3 kasi yun ang sabi ni nanay. So, sundin na lang natin. Ang sabi niya, 3 itlog. Pero dun sa napanood ko, 2 lang. So, let's be obedient na lang kay nanay kasi papagalitan tayo. Baka magalit siya, mag-iiba yung lasa. And of course, ang star ng ating recipe ay ang dulong. Okay, I'm gonna show it to you. Kaya lang, baka tumapon if kapag pinakita ko malapit sa camera. So, for those who don't know this, yung dulong ay, it's a tiny fish. Okay? Hindi ko alam kung ano yung English nito. May nabasa ako, ang sabi silverfish daw. But, ang alam ko, silverfish is an insect. So, yes, kulay silver siya. Somehow. Pero I don't think it's called a silverfish. Okay, so if you know what's the English term for dulong, kindly include also the scientific name para mas alam natin. So, good luck sa akin kasi hindi ko alam kung ano magiging lasa nito. I forgot to mention, we will also be adding some salt and black pepper. So, pampalasa din. This is what I hate kapag naghihiwa ng sibuyas kasi lagi ako pinapaiyak ko. Yeah, so, hindi ko alam, magluluto lang naman ako bakit ako pinapaiyak. So, next, ang gagawin natin, so we already have the minced garlic and the chopped onions. So, magbabati na tayo ng itlog. Alright, so. We'll be needing 3 eggs. Beat natin. Right, so sana walang sumama ang cherry. So kailangan maayos ang pagkakabati niya. So, kitang-kita mo talaga na well mix yung egg white sa egg yolk. Wow! And then titimplahan natin to ng salt at ng pepper. Timplahan natin yung ng pepper. So, usually ang ginagawa nila sa tortang dulong, hinahalo na nila yung garlic, yung onion, and then yung dulong mismo dun sa scrambled egg. Yun yung mga napanood ko. Pero sabi ni nanay, ang gawin daw muna is to saute the dulong sa garlic at onion. So, it's going to be different. So, bago pa natin itorta yung dulong, it's half-cooked na siya. So, yun ang susundin natin kasi that's the recipe that I really like. So, gagawin natin is igigisa muna natin yung bawang, sibuyas, and then yung dulong. And then after that, saka natin imimix yung sauteed dulong dito sa egg with
with seasoning. So bago natin makalimutan, i-season na natin yung scrambled egg with salt and pepper. So let's try putting Himalayan salt. Okay, this Himalayan salt is really a cooking salt. So safe sa kainan. So just a pinch. Let's see. Yan. And we'll be also having a pinch of ground pepper. Yan. So matapang. And then mix it well. You have to mix it well para yung flavor humalo. Alright. I hope wala akong nakalimutang ingredients para yung lasa same pa rin. Okay, so kapag mainit na yung kawali o yung pan, lagyan natin ng mantika. Pero kung kasi pag isa lang naman natin, mamaya pa yung pagto. So pag translucent na yung onion natin, that means okay na siya kasi baka masunog pa. Sana tama yung mga pinagsasabi ko. It smells good. So next, ilalagay na natin ang dulong. Ayan. Alright, so medyo luto na ang ating ginisang dulong. So itatransfer na natin to sa scrambled egg. Taga mag-isip pa. Okay, so we now have our dulong mixture dito sa scrambled egg. So mix it well para, hindi ko alam kung anong tawag nila doon. Basta haluin nyo na lang mabuti. Alright, so we're gonna fry na yung ating torta. So put a little bit of oil. Low fire lang tayo. Ayan, so check natin. So this is our first attempt sa torta. So obviously hindi siya nabuo. Hindi ko alam kung bakit. So bahala na. So parehas lang din naman ng lasa yan. So we'll find out later. Okay, so this is my second attempt. Ayaw pa rin niyang mabuo. Hindi ko alam. Siguro dahil walang harina. Pero sabi ng nanay ko, huwag daw lagyan ng harina. So sinunod ko naman. So ngayon parang hindi na sa torta. Okay, so this is the third torta. So iniisip ko na, I think I can predict what's gonna happen on the fourth. Meron pa akong pang-apat na naasala. Okay guys, so ito ang ating final product, ang tortang dulong. Actually, this is the fourth one. Ito yung huling salang ko. So, as usual, hindi na naman siya mukhang torta. Alright, so tikman na natin. Okay guys, so this is it. Ito ang ating final product, ang ating tortang dulong. Yes, nagtataka kayo siguro, hindi siya mukhang tortang dulong kasi hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Okay, pero tikman natin kung ano magiging lasa. Alright, so taste test na tayo. Tikman natin yung unang luto. Yan. What are you doing, young man? Masarap.
pero hindi siya ganun ka-crunchy. Okay? Ang galing, no? So, I'm criticizing my own food. Second, parang kulang sa asin. I'll be very honest. Hindi ko maintindihan yung lasa niya. So, it's like scrambled egg lang na hinaluan ng dulong. So, I asked my ate, sabi ko sa kanya, bakit yung torta ko hindi nabubuo? Sabi niya, dapat nilagyan ko daw ng harina. Pero ang sabi ni nanay, huwag ko daw lalagyan ng harina kasi masusunog daw. Ngayon, walang harina pero hindi nabuo. Ngayon, hindi ko tuloy alam kung ano ang totoong recipe. So, I do not know. At dahil walang lasa, we will just rely on ketchup. Ngayon, my realizations for today. Number one, obey your parents. Okay? So, kahit na sinabi niya na huwag lagyan ng harina, huwag mong lagyan ng harina. Okay? Number two, ang hirap ng buhay sa kusina. Kasi, you do not know what's going to be the taste of the food you're going to cook. So, ngayon, na-realize ko, I am not a kitchen person. So, hindi ko alam kung saan kulang, kung sa asin, sa paminta, or sa dulong. I do not know. But anyway, this will not be put into waste because I have no choice but to consume all of this. So, yun. Number three, my realization, the best pa rin ang luto ni nanay. So, Nay, I miss you. Please, padalan mo ako ng tortang dulong dito sa apartment. Better be safe as much as possible. Huwag kayong lalabas ng bahay. Avoid crowded places. Mag-social distancing kayo. As much as possible, avoid going to restaurants. Better ask your mom to cook for you. And, you know, they have the best food in the world. Alright, so, I hope you enjoy this video. And one last request, do not follow my recipe or else you might end up with this kind of cooking and you'll have no choice but to eat it. So, goodbye. I hope you enjoyed this video. See you next vlog.